So ito po yung sangkap natin, guys. May sibuyas po tayo at bawang at saka paminta na powder. So ito yung lulutuin ko po ngayon. Always na ulam namin is pinakbet po. Ito lang kasi yung madaling magawin. So ito yung sangkap ko. So dito sa amin umuulan pa din sa amin. Diyan ba din sa inyo, guys? Umuulan pa rin ba? Kasi dito sa amin palaging umuulan po. At nakasaing na rin ako, guys, at pinapatulog ko yung baby ko. Nakaduyan po siya kasi hindi siya natutulog kapag hindi duyan. So ito po yung ilagay ko, pritong isda sa aking pinakbet, at ito yung gulay. And then ito yung sangkap. Yan lang po, simpleng luto lang po. So ayan na, guys, magsimula na po akong magluto. So inopen ko yung kanin ko kung luto na ba siya. So ayan, pagkahuma natin dyan magsaing ng kanin at ibutang na rin natin yung ating kawali or kaha sa Bisaya, napakalaki. So maabuti yan na malaki na kawali ang gagamitin natin para hindi yun mag usik-usik yung gulay kapag uukayin na siya. So ayan, ating tayhupin lang ating kalayuhin. Char lang guys. So, at pagkatapos yan, guys, kapag mainit na yan, so, lagyan na natin siya ng mantika. Ayan, update sa ano, ulan pa rin. So, ayan, wala na siyang tubig. Pwede na siyang lagyan ng mantika. Konting mantika lang po ang ating ilagay. So, ayan, mainit na po yung kawali, guys. Unong ng ulan, guys. Kadyot ra kayong ulan. Init na po. Pero nagumpa ang langit. Wala na ni hunong na. Taligsik na lang, guys. Hapit na maluto ang ato ang gulay. Diyan na puntay ng ka, guys. Ginataang ng ka. Mao ni kadadlaw na mong sudan, guys. Mao ni siya ng ka. Luto na, guys, ang pinakbet.